And we are back mga sir. Wala pa si Kuya D. Di pa dumadating. Pero ito na. Start na tayo mga sir. Team Secret versus Fnatic. Kahapon ay hindi sila lumaro. Parehas po sila naging tayo dito sa ating day 2 ng playoffs. At sila naman yung magkakatapat. Then mamaya may mga susunod pang laban. Ang dami pa. Ano pa isang kalaban dito? Yung Alliance versus Navi. Mamaya na rin po yan. Susunod na. Pero best of 3 na po ito mga sir. And nag-advance na nga yung mga nasa lower bracket na best of 1. Basala, pakibati naman po. Salamat, I love you. Franz Bermudo, shoutout po sa'yo. Okay, so wait lang. Wala tayo ng analyst muna. Saka mag-share muna tayo ng live stream natin, ha? So, ito, I.O. Gyrocopter para sa side ng Fnatic. Ayos, swerte itong bet ko, si Boss Alocaster, you know. Sana ang ano nyo? Saan ba ang bet mo? Kailan laro ng TNC mga lods? Bukas po, may laro yung TNC. So, check lang. Alam mo muna, lakihan mo muna. Ayan pala, si Kuya D. Teka lang, magbibigay muna ng arcana rito. Asan yung ano ko? Steam. Sobrang traffic, par. Live ka na? Ah, mamaya na pala. Sige, mamaya na tayo magbigay ng arcana. Ito na muna. What's good? Eh, lahat good. Fnatic saka Secret. Malupit na laban. Naku, mahirap yan. Matatalo dyan. Makakalaban ng TN to the sea. Yun nga eh, medyo... Hindi mo alam kung... Mare, nanood ka ba nung kaninang umaga? Oo naman. Narinig mo ba yung paborito kong tugtog? Ay, ay, ay! Napakalupit, Enigma. Yan ang bagong tunog ng black hole. Eh, nakita mo yung bracket ngayon. Puta pa rin, mga maayos na tubig. Kanya na, kanya na, kanya. Nilagay lang natin dito. Dito na lang. Sige, sige. Inom ako mamaya eh. Mahulog eh. Iyon, no? Ayan, pakishare na. Unang series to ngayong araw, no? Oo. So, palag-palag talaga. Ayan, no? Enigma, EG. Nahalo EG sa Enigma. Enigma, makakalaban ng Enigma, Beach Coast. Napanood mo ba yung laban ng BP sa Liquid? Oo, laki ng pusta ko dun eh. Oh, nanalo ka, Liquid. BP ako dun eh. Nabigyan pa ako ng pag-asa ng dulo eh. Isipin mo, gahinga na lang. Gahinga na lang. Mananalo. Alam mo kung sino mali dun? Sino? Underlord. Oo, nagmatabang. Tinangkin niya yung tira nung ano eh, nung Dark Willow. Hindi ko rin alam yung mga kampi niya kasi tinitira pa yung ano eh, Rax eh. Siya dumiretso na eh. Okay lang yun. Parte ng buhay yan. Mm-hmm. Shoutout sa mga nanonood. Like, please do share our stream. At ay, napakalupit na ito, pre. Share nyo na yung stream natin. Oo, share mo natin. Para makaroon kayo ng chance ang manalo ng... May arcana giveaway ka ba? Oo, mamaya. Di ko nawawala ng arcana, lawa. Araw-araw yan, may arcana giveaway tayo. Grabe naman yan. Meron ka bang factory ng arcana dyan? Meron, every week may binibilang. Winter Wyvern, ito, nasa maganda. Ito, syempre, Fnatic tayo dito. Kabarong DJ. Oo. Parang di nag-iisip si Papi dito para. Eh, wala. Parang sabi nila dito, kung ano yung laro namin, lalaroin namin, bahala na kayo mag-adjust. Kung gusto nyo mag-adjust. Pero kung natandaan mo dati eh, Team Secret saka Fnatic naglaban din ito. Diyan nabuo yung lakad matatag. Oo, yung Team nga. Secret at saka mm-hmm. Diyan nakakuha yung chat wheel natin. Lo, kaya galingan mo ah. Oo. Kasi alam mo, baka ikaw na ang susunod na ma-chat. Magpura mo rata. Alam mo ba kung ano yung formula ng chat wheel na yun? Ano ba yung formula niyan? Yung formula ng chat wheel na yun. Kasi pag nagka-chat wheel, kailangan hype ka dun eh. Hype. Bukod sa hype, kailangan may posta ako. Para madala ako ng emosyon. Talong mo ako, saan ako nakapusta ngayon dyan? Saan ka ba nakapusta ngayon? Talong mo muna, saan ako nakapusta last year? Last year, sa Fnatic. Sa Fnatic? Oo, ngayon. Alam mo kung magkano tayo ako nun? 30K. Hindi, 10K lang. 10K panalo lang, 30K. Okay. Ganun ulit? Ay, karang na ulit ah. Karang na ulit, na iba lang yung kasama. Ang tanong, mananalo kaya o hindi? Magkano, ano dyan, no? Ito na tayo, nandito na tayo. Sure, niya, kumbaga yung formula ng... Ano, nandito na. Nasa formula ka na, kasama ka na sa equation. Konti na lang. Kailangan na lang nating gilasan dito. Shoutout muna sa lahat ng nanonood. Please do share our stream, mga kaibigan. At, ayun na, napakita na natin yung, okay, today's schedule. Silipin natin yung schedule natin today. Ayun. Beast Coast, Team Secret, yan. Susunod ay Navi Alliance. Yun, no? Ganda. Tama ba? Pabababa yan? Oo.
Navy Alliance, upper bracket? Oo, oh, upper bracket yan, dalawa na yan. Napaka lakas ng Navy na top 1 sila sa sino group ng AG. Sino ba ang Alliance ngayon? De, Alliance sila Nico Baby. Ayo, sila Nico. Consistent, the consistent tropa one. Tropa ko yan, si Nico Baby. Napakalupit. Tropa, shout out, tropa Nico Baby. And then, Bisco Snigma. Bisco Snigma. Ayan. IG, saka Aster. Ito maganda yan. Ako, feeling ko Bisco yan eh. Bisco. Yung bago kong spirit animal, si Hector. Si Hector, no? Hector! Malupit, malupit yun. Diyos ko. Walang pala kahapon na naka, ano rin siya, rampage din siya eh. Wala, malakas din talaga yan. Pero kabarong DJ. Ano yung hero ni kabarong DJ dito? Ah, feeling ko. Wyvern siya malamang. Wyvern siya rito. Oh, Wyvern siya rito. Sino nag-aayo? Si Jabs. Nag-aayo rin. Ah, oo, ayaw ni Jabs pala yan. And then, Winter Wyvern, siguro, kapayamanin talaga nila ng sobra itong si DJ. Ay, pare. Kahapon napanood mo ba yung kinol ko? Yung Doom, ano? Oh, Doom Mid. Yung Doom Mid. Oo. Pagka-pick na pagka-pick ng Doom, sabi ko, Doom Mid. Ayaw nila maniwala, tinawanan ako. Naging Doom Mid nga, yung PNG kahapon. Eh, alam, parang... Pati yung item, kinol ko. Oh. Sabi ko, Facebook Drums, BKB Aganims. Shock yung ko, shock na po. Ko. Yung din na po. Feeling ko, ano eh, tropa kayo ni ano ni Pebi. Hindi si Pebi. Hindi si Chip Armel. Hindi ko tropa yun. Malabo. At ayaw mo talaga. Ayaw, talaga. Ayaw, ayaw, ayaw. Ito, Axe binan na nga Team Secret dito ah. Okay. Pare, feeling ko Wyvern support. Ay, Wyvern. Mid? Oplin. Oplin. Oh, I, pwede, I, pwede. Ice. Oo. Oh. Nakita natin siya maganyan. Mid na ba yan na si Moon Mid, Lesh Rock, no? Malamang. Pwede, oo. Pero hindi eh. Feeling ko support Leshrac ayo support mid lane so, last pick yan kasi hindi na naman pipili no? Ng kasi mid lane yung ulang eh Or baka gyro mid nila baka mag-query pa sila rito ng isa feeling ko mid lane ay hindi magagyro siya no 23 savage 23 savage carry na yan off lane yung wyvern off lane niya tong wyvern na to nakita rin natin to sa mga ano ni Ice lumang laro ni Ite kasi maganda na last pick mid sila. Kasi wala yung kalaban. Last week, mid din yung kalaban eh. Si Kuya Nick po, napakadaming meeting ngayon mga sir eh. Wala pa si Kuya Nick. Napa si Kuya Nick ngayon? Oo. Napakadaming yung meeting. Ban ba si Pebi sa 3-11 club? Depende yan. Laglag na TNC boss. Nasa lower bracket po sila. Nag-survive po sila kahapon. May best of 3 series sila. Kung sino matatalo rito. Yun yung mga kalaban laban ng TNC. Kaya tutok tayong lahat dito. Shoutout sa lahat ng nanonood. Parent, please do share. Parin ang ating stream. Unang series ng araw natin today. Unang ano, hanggang alas dos na naman to. Hanggang alas 5 feeling ko, maga na naman matapos ito. Apat na series na BO3 ito eh. Mahaba-habang ano to. Ay, nalaro ko na yung Dragon Ball. Napakahirap ni Raditz kalaban kanina. Hirap na nga dalawang oras ko nilalabanan kanina si Raditz, pre. Pero ang ganda ng Dragon Ball, pre. Makatotohanan eh. Tapos open may open. Yung dati pang Dragon Ball, maganda na rin eh. Kung may open. Di, pero yun, malupit yun kasi may open world. Tapos nagle-level up factor. Okay. Lahat nagagamit mo. Pero may storyline, susundan mo. Ay, pwede nga pwede ka rin magwala, sirahin mo yung syudad. Pwede nga yun. Ito, Fnatic. Last pick nila. Oy, batiin mo muna yung boss natin. Ay, syempre. Alvin Beltran, Team Jack in the Box. Yan ang dapat laging binabate. Ay, hindi. Clockwork. Ano ah, so. So, let's rock mid. Clockwork, offlane ni Ite. Patay tayo dyan. Naku, Morpling. Ay, hindi. Morpling. Wala namang support. Ama, ano rito, walang defensive support tong ano ah. Secret ah. Purong opensa yan ah. Kaya nga, so mahirap. Pag nagutong Morpling na to, tsaka Gridian. Gridian lo. Oo. Slark Morpling. Pag may nahirapan siya rito, Morpling din siya yan eh. Pero tingnan natin, kasi kung mago naman sila, wala talaga magliligtas dito sa may Morpling. And itong Clockwork, kaya-kaya din siya mahuli niyan eh. Pero sa tingin ko, ang manguhuli dyan si DJ. Ano manguhuli sa Morp? SSD kaagad niya, no? Winter Wyvern. Tapos burst na kaagad nila, Leshrac. Okay, pag na-hook na itong si Clockwork, may follow-up is na ng Leshrac. Yun yung talagang pwede nilang gawin eh. Pero yun nga lang, hindi reliable na pag ma-hook lang ng Clockwork. Hindi, maganda dyan. Kasi ice. Maganda yung maging leaning niya. Bezel agad. Recta bezel. Oo, tama. Yung pinakamaganda dyan, recta bezel. Maganda yun. Pangontra sa slot. Pangontra sa... Underlord. Underlord. Tsaka dyan kay Morph. Oo. So, shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Yan, oh. Tagal naman ng Arcana, Kuya D. Alishare lang ba? Uy! Hindi, mamaya yan. Magbibigay tayo ng Arcana. Alam mo dyan, magandang panorin dito. Oo. Ano?
yung matchup ni Yapisor at saka ni DJ. DJ, no? Yan ang... Explosive. Isipin mo, sir, standing niya, 5K wins, 4K loss, 9K na laro ng Dota. Napakadaming laro, no? Diyos ko. Natulog ba, Diyos? Natulog ba sila? Yan ang ano dyan. Hindi, kasi... Ano eh, 12 games per day sila eh, no? Yun ang parang minimum na isang pro player eh. Pero ito, pakilala muna natin para sa Radiant side, Secret Pape. Yung gagamit dito ng Grimstroke. Zion, Underlord, Nisha naman, Morphling, Yapsor, Rubik, Matumba Man, Slark. Parang sa Fnatic, Jabs ang ayaw dito. DJ ang Wyvern, Ice, Ice, Clockwork, 23 Savage, ang Gyrocopter at si Moon ang Lechera. Alam mo pare, kahapon ko lang napagtando sa mga laban, ang pinaka talagang reliable na disable, Rubik. Rubik, no? Isang lip lang, isang no? Isang lip lang, uh-huh. Di ka maka-BKB, di ka maka... Gani. Anong laban nga ba yun? May isang laban gano'n eh. Kahapon yung mga laban ka. Ay, ano? Aster. Oo. Walang ya yung Rubik doon. Si Rudik. Fade. Wala eh, ito talaga yung leap, masyado madaya to. Saka, ang maganda sa kanya, yung kanyang third skill, parang na, ito yung debuff amplification. Kunyari, 5 seconds yung stun. Meron yung pa siyang 44%. Madadagdagan pa, tatagal pa lalo. Bisko. Pero ito, tingnan natin, Zai. Medyo hindi siya familiar sa ganitong mga hero, ha? Kadalasan, aggressive din yung mga hero ni Zai eh, sa offlane eh. Yeah, pero alam mo si Zai, matikas pa. Yan. Uy, tignan natin, mukhang magkakaroon ng sabi training. Nga niya, gusto niya yung offlane na role kasi hindi naman niya kailangan bugbuhat. Magibigay lang siya na space, papahirapan mo lang yung kalaban, yung carry ng kalaban, okay na role yung trabaho mo. Tama, yan naman talaga role ng offlane. You know? Di ba si Fade galing sa Vichy dati? Oo, siya yung dating Vichy Gaming. Malakas din yun eh, yung Aster na yun eh. All-star sila din yun. Sila S-triple siya yun eh. Datalo nga nun ng TNC eh. Nope. Ito si Ait, tamang block lang si Ait dito para pumabor sa kanyang lane. At least umangat. Pero mid lane, Morphling laban sa Leisurak. Moon! Naku! Ako, ito si Moon, tropa ko to, kasama ko nag-skydive yan. Pare, nung nandun tayo sa Vancouver. Oo, si tropang dikit ko yan. Ano yan, Flight Brothers ko yan. Ang mga flight, ito dyan pala yung mga Flight Brothers ko eh. Si Ice, si Moon, si Jabs, mga Flight Brothers ko yan. Kasama kong tumalun sa aeroplano yung mga yan. So, minisipa sila nun, no? Flight Brother ko yan, si tropang yung tatlong yan. Kaya talaga Fnatic tayo dito, bukod tropa natin si DJ, tropa ko pala yung mga yan. Hindi lang, isa lang hindi ko tropa dyan. Ay, si 23 si Ravage. Bata pa yun eh. Ayaw. Saka marami, emotional pa yun eh. Patola yun. Oo, emotional pa yun. Pero ito naman natin si Ice. Ay, try lane nung ginawa ng ano rito ha. Oo. Trumay lane, malupit ng galawan ng secret dito. Tinry lane-an. Yung courier ni DJ na matay, hindi niya napansin nata yun. And ito, Papi. Pero ito si Alpha Picho Papi. Wala. Sa harasan ni Apisor at saka ni ano rito. Kumbaga pre-farm si Stark, ginanang haharas lang yung dalawa rito. Pero lalamang sa XP ang Fnatic dito. Though gold, lalamang yung kabila. Alam nila eh, lulugihin yung Stark talaga kung dalawa lang sila rito sa may bottom lane. Ice and DJ. Sobrang last mga haras ng kanilang dalawang hero na yan. Pero yung combination naman ng dalawang support din dito ng secret, talaga napakulit. Uy, dito mama. Medyo signs of aging na yan, Papi. Ha? Dito mama si Papi dito. Pero lumilipad si DJ. Ay, mga first blood yata si Kabarong DJ. Uy, munti ka na siya. Baka naman, sir. Ito ang tulak pala, iulang tayo dyan. Kung tumama yung second skill dong is like doon, pwedeng mamatay si DJ. Pwedeng talaga mamatay. Pero sukat na sukat ni Kabarong DJ yan. Hindi basta-basta tatawaging DJ yan kung ano eh. Pero parehas lang, alamang sa CS, yung Gyrocopter. Gyro against the world to. One true carry. Wala eh, talagang mag-farm lang ito si 23 Savage. Ang maganda naman kay 23 Savage, pag binigyan mo talaga siya ng space, eh talaga naman, talaga, no? Puro farm lang, creeps lang yung kalaban niya. Pero sa mid lane, naku, si Moon, nagkakadalagaduhan din sa may mid at namatay siya, first blood. Ano nangyari yun? Nawanan nila great one siya ni Nisha. May double damage yata si Nisha roon. Oo, waveform double damage yung ginawa sa kanya. Hindi niya na-anticipate din na maglalagay ng waveform itong Morphling. Kasi usually, adaptive yan, yan eh. Oo, adaptive talaga yung nilalagyan dito. Nasulitex yung ano sa kanya, yung double damage. So lumalamang itong si Nisha rito. The power of runes. Bakit mid na si Nisha, no? Oo. Kasi una daw talaga nilang choice, pag itong si Matumba Man, kukunin talaga nila pero ayaw mag-mid.
Eh, si Nisha, tinanong nila kung gusto mag-mid. Nag-mid siya. Eh, si Nisha, ano na yan eh, malupit ang carry na rin yan eh. And ito, tinan naman natin si Ice, dito sa may bottom lane. Mamatayan. Ay, naku. Sana'y mamatayan si Ice. Sana'y mamatayan si Ice, guys. Oo, pero ito. Chill lang ngayon, sana'y mamatayan si Ice. Permanent agility agad para dito sa may Slark DJ. Lumilipad lang sa mga puno. Tamang lipad-lipad lang. Nagpapanggap na trend protector. Hala, mukhang delikado sila sa may bottom dito. Medyo mahirap talaga yung lane. Oh, madalasan pinapanalo ni DJ sa kanya ICC yung lane nila eh. Hindi, kaso nagsama sila sa lane eh. Dapat ata, try lane yung kalaban. Mahirap din yan. Hindi naman pwede nga dyan yung... Sa bagay, pwede nga dyan yung ayo. Lamang sila sa sustainan dyan. Saka hindi, wala rin gagawin dito yata sa top lane si Jabs talaga eh. Zay, masayang-masaya siya rito na... Wala, parte ka mo ginagawa ni Jabs dito. Tamang siya yung nakikipagano. Yung gyro copter, tumatamang creeps, creepings lang dito. Siya dito, yung, dalawang creeps din naman. Iba rin ang galaw ng tropa natin dito ah. Tama nga Rustin. Okay lang. Piling ko lamang naman yung top lane dito, lo, ng Fnatic. Oo, kasi yung mid lane medyo alanganin. Free farm itong gyrocopter. And mamaya, konting item lang naman ng gyrocopter ito. Basta huwag siya magpatumpik-tumpik. Gamitin niya yung mga talagang item ng gyrocopter. Pero ito, level 5. At saka ano, ha? Baka mamaya kung ano-ano buuin yan, no? Oo, kailangan yung mga itemization talaga. Yun ang madayas na morph, no? Pwede nga siya dito mag-diffusal, eh, no? Ito. Oo, si Gyro, pero agad yung scepter diffusal tayo dyan. Yan ang pinakamagandang item. Side gunner. Naku, pero si Nisha, itong Nisha na to, matapang talaga eh. Walang kinakatakutan to. Pag, pero pwede siya tamahan ng rocket, no? Mm-hmm. Kung tinamahan siya ng rocket, mamamatay siya eh. Pero yun lang ginagawa niya, no? Calculated lagi yan eh. Oop, tinamahan ng Meke. Iba siguro, takot talaga mag-morph, mag-ganyan. Hindi, ganyan na ganyan ako nung kabataan ko. Mabilis pa yung kamay ko. Ganyan mga morph. Ay, nako, ito, na-auto position si Absorb, pero ang ganda naman. Inangat niya kaagad. Pero pag kinabutan niya, hindi, pwede yung turn around, nandito yung tatlo eh. Mahirap na, meron level 3 na rin itong Grimstroke. Papi, pumapumpake lang, dati pwede ipumpake yun. Nakakailang yun, kahit hindi bitawan. Diyos ko, nakakatakot yun eh. Oh, pero ito si Sia Zai sa may top lane. Oy, patay ata si Zai. Sakto. Zai. Naka-isa na. The king, bikini means, ay. Pare, silipin natin network. Alam mga time Fnatic's network overall. Okay, maganda. Yung farm ng dalawang carry dito. So, Slark versus Gyro mamaya. Yeah, actually, yung malalaman. Ito maganda. Yung support ng Fnatic lalamang ng konti. Alam mo bakit? Try lane kasi yung kabila. Eh. Samantala sila dual lane. Si Jabs, magkakagamit oh. Ito. Kanina pa to. Tsaka maganda rito. Creeps, eh. High level yung Gyro copter. Kuya ni. High level Gyro. Ibig sabihin, level 6 na nga. Pag bumarag, pag makakarotate yan, kaso kumaligo sa Firestorm. Masakit talaga yan. Eh, baka hindi pa siya naliligo si 23 Ayun Savage. Ayun lang, pre. Ah, pwede na patayin to. Masyado malalim, mo. Hinug na yan. Pitasin! Pero kailangan muna magpuno muna rito ng buhay na itong si 23 Savage. Masakit, ay, pero magro-rotate sa mid lane yung ano, ah. Si Rudik, ah. Oh, ay, pero spotted siya. Spotted siya dyan. Kitang-kita ka, tropa. Oh, nagpapaspat siya. Oh, kita ka dyan, tropa. Yapisor, kita ka dyan. Beginning. Okay. Kita na siya dyan. Pero, op, on the bottom lane naman, DJ, tinalunan. Nakpo. Ay, ako, di ko tatalunan yan. Ay, may Inkswell pa, oh. Mahirap yan. Di ko tatalunan yan. Hindi, makakagedly talaga. Patay yung Leshrac sa mid lane. 1-on-1 na naman. Oh, nayari siya. Paano ka namamatay ng 1-on-1 with a great one? Mid lane ka mun. Eh baka nadadive ba nata siya talaga eh. Wala eh. Hindi niya kayang sabayan. Yung ano level nung ano, nung waveform. Level 3 waveform, kuya. Kakaibang build coming from Manisha. Boom! Wasak. Kakaiba. Ang waveform build pare. Dota 1 to. Oo. Kakaiba nga to ah. Kasi talaga second skill yung pinupuay ano rito eh. May double damage na naman. Lagi na lang. Pag may double damage may namamatay. And ito DJ. Makaispatan niya ni Nisha pero hindi i-go-go. Hindi niya go-goin dyan. Delikado na dyan. Kaya nasa gyrocopter ang bola dito, par. Masyadong matikas yung item nung ano. TNC next game? Ang susunod na laban ng TNC, kalaban niya. Ah, next game ng TNC. January 23 pa. Tignan mo si Chip Armel, oh. Mukhang kakatapos lang kumain dyan sa picture na yan. Alam mo, feeling ko ang susunod na magiging update ng Dota, pre. Mga race synergy. Alam mo yun, mga pare-pares, mga robot, clockwork, plus, gyro, plus. Mga plus, parang underlord. Parang underlord na. Pwede. No? Mm-hmm. Pwede. Eh, syempre, makaka-apekto sa pick yun, no? Oo, kung pwede naman. Pero malilimatahan din yung mga combo.
Di ba? I mean, mamimili ka kung anong papaboran mo. Kung, yung kung may plus ba kayong armor or... Alam, maganda gyrocopter, makakapalag sa Slark yan. Kasi babaragin yan yung Slark eh. Papalamo mo ng rocket barrage. Ito, ganda nga nung i-item talaga niya. Diffusal talaga. Sakto-sakto yung pull natin. Kaso di ganun gano yan eh. Kailangan side gunner build eh. Ay, yung mid na. Unahan din sila dito ng Morphling eh. Pag nagkaroon din ng maganda ng start ng Morphling. May naghahanap ng kalaban sa Kobat. Nako, magro-rotate yata sa... Naku! Kaya ba niyang i-version? Ay, nako, Rubik, nakita. Hey, babe, hey, brother! Where are you going, brother? Kaya na! Ah! Ay, gusto mo, ha? Sumamatik man ulti ko, ha? Oo. Waving ka pa, boy! Huli sila, boy! Huli! Nisha, okay. Nakapag-out naman siya ron, eh. Nakita nila yung stack na binuburi rito ng Fnatic. Ayan, tatlo na yan. Boom! Triple stack na. Oo, triple stack. Ipoprotectahan nila yan para sa Gyro. Ayun nga, tama yung bubuhin niya. Diffusal into the Aghanim Shifter. Yeah. Side Gunner. Sakto-sakto. Alam mo ang daya ng Side Gunner na yun pag nakasatani ka, kahit ma-disable ka eh. Pag napindot mo, ma-disable ka. Titira yung Side Gunner, mapupunan yung buhay mo eh. Oh, pinakamalapit niya kahit naka-stand ka nga eh. Talaga naman normal yan eh. So, para... Kaya maganda yung mga nagpo-proc din na gamit, no? Yung mga MJO. Yun, napakalupit. Nisha yan eh, sabi rito. Malapit din talaga si Nisha. Malapit talaga si Nisha. Kasi mayroon from carry to mid lane, hindi siya... Bata rin yan. Nag-downgrade. Pero ako ha, naniniwala ako sa kapangyarihan ng Gyro Ayo. Ano na yan eh, sukat na yan eh. Marami nang ipinanalo masyadong laban yan eh. The Thailand aba. Sa top lane naman ha, matay. Ito nga si Zai. And ito yung Thailand. Oo nga, no, Thailand connection yan. Hindi nagkakaintindihan mga, nagkakaintindihan na malupit yung dalawang yan. Yung dalawa na yan, ako. Sawatika. Alam mo naman, nagano pa rin yan eh. Nag-SEA Games yan eh. Yung dalawang yan? Magkasama, oo, magkasama yan. Kalaban yan ng ano. Wala pa ng Seaball. Saan man sa finals ba sila? Oo, finals sila niyan. Ah, sumilver medal pala itong dalawang to. Ay, dito sa may bottom. Maganda rin dito, pinag-rotate kagad nila, no? Hindi, lamang sa level eh. So, ay naman normal, pre. Ay, masakit, masakit. Huwag ganun, mato. Nako, rarakiting ka niyan. Nagkamali ka ng pinasukong liga. Ako, nanginihintay ko na lang yung dalawang playmaker dito ng isang koponan eh. Alam mo, sa Fnatic, sobra-sobra, dalawa playmaker, Ice, tsaka Kabarong DJ. Hindi ka talaga. Pero ako, mas gusto ko makikita yung mga signature hero ni Kabarong DJ, yung mga Crystal Maiden, Narumarak. O kaya, Tiny, no? Mga tipong ano. Pandi ni Kabarong DJ eh. Enigma, pwede. Okay, malay mo. Alam mo, si DJ lang yung isa sa mga player na talagang pag gumamit ng ulti, ng hero, sulit eh. Oo. Pinakasulit eh. Pero patay si Ike. Kasi niya palagi. Pero dito sa may top lane, mukhang DJ naman yata susunod dito. Nakalagi niya naka-double damage to. Cheat on ba to? Parang pangatlong double damage niya na to. At nakakuha siya ng kill dahil sa double damage niya. Mag-TP na lang siya dito. Pero tignan natin, bottom, may... Wala. Wala siya. Uy, pero buko may balak yata makipagdigmahan dito. Tignan natin si Baby Slark. Humahabol, pero nandito yung Rubik para lang tumulong. Wala. Tamang chill bill lang. 1K gold did separate these two teams. 5-3 scoreline. Mainit at tarima, pero 2K na. May DD na naman. Lagi nga may DD to. Pag may DD siya, nakakapatay siya. Yun ang, pa yung laging may DD. Pangatlong beses na yan. Sinisistema tayo rito, par. Ay, naku, hindi alam ni Moon na nagtitipi rito si Matumba man. Yari yata yung last drop for his time. Baka mayari, par. Oo, nakapagod. Baka mayari. O, nakuha niya yung tore. Mahusay. Nakuha niya yung tore. Nakakuha ng dalawang kill. Mahusay. Pwede na yun. 6-5. Six five. 2-4-1, 2-4-1. Ah, may tipi rin dito. Bigay na yung buhay. Alam naman ni Moon yung ginagawa niya eh. Pero may underdog, ha? Underlord. Ayan. Double Bracer. Kailangan mapatay yung Morph. Rumirekta na ng Ethereal Blade. Alam niya, yun yung pangontra sa Burst eh. Oo. Hindi masusustain yan eh. Saka yung dalawang support dito, mangiyak. Lalo na kung ang priority yung patayin yung IO. Diba? Ibi mo na kagad. Pero ang yaman ni Jabs ha, meron na kagad siya rito mechanism. Mega, nag-farm siya eh. Oo, sa bagay. Yun yung malaking diferensya. Parang offlane din yung ano. Ito, nag-iisip pa si 23 Savage. Kung i-defusal niya bang Rekta or mag-aganims mo na siya? Wala pare, ako re-Rekta niya. Rekta niya na defusal. Kailangan yan. May sustain sila eh. Kailangan niya, malaking bagay yan yung purge. Oo. Yung mana burn. Oh, pero it's like, inahanap yung wards at maiispatan niya kung nasaan. Dapat ibalik si Miracle sa mid, mas okay pa. Paano ibabalik si Miracle? Secret tsaka Fnatic to, boys. Baka iba namang panapanood mo, pre. Nasa ibang channel ka pa. Oo, Nigma. Ay, Nigma tuloy. Mamaya pa yung Nigma. Kalaban nila, Webiscos. Malupit yung magbaka na yun. Ayan na.
Pinarm na, Kuya Lo. Oo, eto na nga. At nakakuha na yung defusal. Okay, rekta agad yung chapter na to. Wala, hindi rin mako-contest eh. Wala silang pang contest na hero dito eh. Yung Underlord, mahirap din. Mamayayari sila dyan. 23 Savage. Isang wave in lang, oh, panalo na. Hindi nakakita eh, wala. Nihintay siya, pero sa top lane, tinulak si Nisha. Pero nakapag-strength kagad eh. Wala si Nisha yan eh. Parang ang hirap pumatay ron sa may top lane na yun. Wala pong binubuong kahit anong item si Ait dito ah. Nalulugi tayo kasi yung network niya isa-isa. Pinakamababa sa kupunan niya. Kaya nga, para siya nung nag-support dito, 4 na support guys. Hindi maganda to kasi si isa-isa, alam natin, isa sa mga ultimate offlaner yan. Pero offline ata yung Ait natin dito sa game number 1. Eh baka naman talaga ganito na yung inaano niya. Si DJ ba mayaman? Ay, lagi naman, no? Lagi naman eh. Hindi mo tatanungin yan, pare. Kuya DJ ba mayaman? Eh, parang kumikiri pa nga dati yung ganyan. Zai, sakto lang. Ito nga kanya nga yung item, magka-pipe kagad siya dyan. Pipe? Oo. Para sa laser rock? Strike naman, going for defusal din. So, pareha sila rito. Mayaman yung Gyro. Yan ang maganda rito, mayaman ng Gyro copter. Sige, Gyro. Parman mo lang. Aganim Scepter, Gyro. Alam mo, birang-bira matalo ang Gyro. Ano ha? Ang Gyro ayo. Oo. DN lang, kaya din. Patay na to. Si Papay, naging alay. Si Papay. Papay! Pero 3K gold dito. Oh, Underlord. Doon lipat po kung makakakuha ng Tier 1 Tower dito. Ang Fanatic. Tier 1 Tower, wala. Wala nang trade. Wala na. Oh, nabasag yung taas nila eh. Pero sakto-sakto. 6-6 score natin. Talagang Fanatic mo mapalag dito sa may Team Secret. Ito yung maganda, dikit pa lang, una pa lang dikit na, so mamaya talagang makakabulagaan niya sa mid-game. Ay, BKB ata yung gustong unahin ng ano ah. Gyro? Gyro ah. BKB nga yung nakakuyo sa kanya. Nakakuyo nga sa kanya, BKB. Pero ako, di talaga, di ako mag-ano ako dyan. Side gunner, no? Okay, mag-side gunner ako dito. Ah, ganims ako dyan, kukulangin ng may dami. May susustain ka naman nun eh. Tama. Ay, di. Kasi BKB siya para di siya ma-burst. Nakita yata niyang E-Blade yung muna mabubuhay ng Morph eh. Or baka mag-ano pa siya rito. Naka-hoodie na. Ayan na. Nag-tipi rito yung Underlord. Tingnan natin, didepensa sila. 23 Savage. Pero Gyro Captain, lipat lang siya sa taas dito. Rotate towards the jungle. Mukhang mid lane magiging punteriyan nila. Magkaka-farman lang po na talaga ito eh. Double core kasi itong Morphling secret. Eh. Oo, tsaka Morphling style. Kailangan talaga na oy, kaya. Oy, huli. And I oy, am not afraid to die. Wala ka agad mana yung Slark. Ilang normal lang nito si 23 Savage. Yan yung maganda pag defusal blade itong Gyro Captain. Pwede ka mawalan nyo talaga ng mana. Pero rarakin nila. Ito na, nirarak na nila. Naku, inangat na kagad dito. And let's see. Jabs, relocate out, pang position lang. Nirole, pang position lang. Ay, baka mawala ka ng mana dyan, Morph. Nagkakamali ka ata ng tropa, pero bakit lima yan? Bakit lima yung kalaban na napilitan dyan? Ginamitan lang ng ultimation. Tamang relocate back lang. I-blade din. Wala hati ka agad yung buhay nun. Wala pang ano yan. Oo, wala pang wala pa yung adaptive par. Buti na lang, low level din yung adaptive na itong Morphling. Naku, palo-palo rin itong Morphling na ito. Alam niyo rin niya, hindi, wala rin patumpik-tumpik. Pero alam mo, may isang ano dyan eh. Pag nahuli ni DJ yung Morphling na naka-max agi, tas nadikitan, ayun, patay. Uy, pero Nisha, nakapitas dito. Si Jabs, niyari wala, naman okay niya. Lang yan, pare, 1K gold lead. Nakaka-farm na yun, nakaka-farm. Ang mahalaga, nakaka-farm. Saka maganda rito, yung na, double lane, no? Talaga nakapupush. Lo, ayan na, lo. Ano na? Magbe-bezel na si Ait. Oh, next mayroon item na siyang, niya na. Tama yung manatama rin mga basa natin. Sakto. 23 Savage, ang next item niya talaga, BKB. Kailangan BKB. Eh, no? Hindi siya mag-ano muna rito, Aghanims. Yung mapangkan ni Riwan na Gyro Captor, Aghanims talaga eh. Damage. Pero siya, dedepensa siya ngayon. Sa tingin ko, ito nga talaga yung sinagot niya rito, yung Ethereal Blade kagad ng Morphling. Yan naman yung babasag sa kanya. Yan lang yung kahit sa isang magic sa kabila. Kahit Grimstroke. Pero maganda yan kasi magagawa niya yung kahit anong gusto niya gawin. Pag hinabol niya Rubik, wala nang save-save na magaganap dyan. Iisip niya siguro din, kung nag-plak cannon siya rito, tapos biglang in-Ethereal Blade siya, wala rin siya magagawa. Wala rin sa damage. Tamang BKB lang. Dahil tamang BKB para i-burst siya. Kasi projectile naman yun, madadudge niya yun. Huwag lang siya maangat ng matagal. Pero Defusal Blade is up para din sa may Slark. At naku, napakaganda pa ng item niya rito. Imclaw, pero may mahuhuli. Naku,
Ayun, mukhang magiging alay na naman yata yung IO rito. Napareho locate out sila. Pero, Boop! Baby Slark! May nahuli atang Baby Slark dito. Ultimation! Mamamatay yata! Mamamatay nga! Pero tignan natin. Ang ganda ng pagkakakulong! Huli ka, Doy! Sakto, huli sakto. Ka, Don, Doy! Pero boy, bata si... si Jabs! Jabs? Ay, akala ko mabubuhay. Napatay ni Nisha. Pero okay lang yan. 2-for-1 exchange. 2-for-1. Si Ice lang yung diferensya dito. Pantay ang farm ng mga core. Si Ice lang ng... Pero eto buo na yata yung BKB. Uy! Mga magandang item. Dragon na, scale, na. 60 GPM para dito sa may Grimstroke. Dragon scale, pwede to kay... ito, kay Jabs. Pero, Bomb Brace. Sumakto pa nga. Nakakuha pa siya ng Bomb Brace dito. Sulit na sulit yung kanya. Bakit, bakit? Eh, double ano to eh. Rate ban to eh. Double rate ban. Kumbaga, magiging ano yan. Nasulit mo yung isang slot mo. Double rate ban to. Oh. Yan yung attribute niyan. So, tignan natin kung anong gagawin nitong gyrocopter natin. BKB, buo na. Ready to fight, ready to roll. Lalaban na to. Susuntok na to. Kanina pa naglilima rin itong Team Secret eh. Itong Fnatic, may isa talaga na nagka-farm muna. Ito, siguro si Moon. Kukuha yan, muna siya ng space. BKB din siya para hindi siya ma-burst. Kaya naman niya maghatid ng damage eh. Wang ano lang diyan mahuli nila tong si Morphling ng walang ano magic. Ito na problema nila yung Morphling talaga guys. Pag nahuli naman nila si Nisha, itong Slark damage overtime yan, ma-anticipate mo naman hindi naman siya burst damage eh. No, normal lang kanya eh. Pero tignan natin ah. Lashrak nakalakit siya no. Oh, pero uy, sneaky Roshan to ha. Kaya nila yan kasi may Underlord sila eh. Pero alam kaya ito ng Fnatic. Isang Winterino. Ay, naku po. Paisa-isa yata sila rito. Tingnan natin. Winter's Curse. Ginamit agad. Winter Curse lang muna. Susubukan tumakbo dito. Wave. Paparilin si DJ. Pero mukhang mapapalaban pa ata dito. Si Lashrak mamamatay din. Nahuli ng dalawang support. Ganun-ganun lang. May dumating nga lang dito. Tingnan natin kung may comeback mechanic ba. Boom! Makakadalawa din nata. Buyback. Here comes the buyback. Nagkakaubos ang ally. Instant buyback transmission mga kaibigan. Morphling inahabol. Mapapamambout. Strike na palaban. Naka-BKB. TP para lang makatakas. Pero hindi ka makakatakas. Tropa Pits. Nayari sila rito. Nayari nga. Ang nangyari kasi dun, ito, relocate in yun eh. So, naiwan yung bata niya. Matatapos na yung relocate. Hindi niya alam kung isasama ba niya o lalaban pa sila. Medyo delay din yung TP rito nung IO. Nagtitipi siya. Namatay si Kabarong DJ dun. Medyo preemptive yung curse niya rin. Datamakbo na lang siya. Wala, nahuli rin kasi kagad ito si Moon eh. No? Dalawang support lang pumatay sa kanya dyan. Nahuli siya. Dalawang support eh. Na-insta-kill siya eh. Oh, napatay naman nila yung dalawang support pero ang problema wala, namatay talaga. Namatay core lahat kasi kagad yung namatay eh. Namatay lahat ng core. And ito, hinawol pa si Ice dito. Talagang dire-diretso si Matumaman. Yan ang maganda sa Slark. Pag nakakuha ka na agility, dire-diretso mo na yung aggression mo, pwede ka na ulit makakuha na ulit ng kill. Possible kasi yung taas ng stat mo dyan eh. Pero tignan natin dito, 5K gold lead. Lumaki na ang lamang dito ng Team Secret Fnatic. Kaya ba nilang depensa ito? Slark, tamang tagulog sa puno. Magre-regen yan. Yun ah. Saka isang ano to talaga eh. Isang clash lang na lumamang. Pero ultimate ginamit dito ni DJ to set up this kill. So may Underlord. Nice one. Mapapatay sa may nila Fnatic. Underlord. So makakakuha sila ng isang kill. That is the defensive hero. They can actually go for this. Here yes. Comes the telekinesis. Arcane Supremacy. Ang tagal ng duration. Tingnan natin kung may mahuli. Morphling lalaban. Relocate out lang. Tamang Splinter Blast lang dito. May Aegis na going for Butterfly. Rekta-rekta umitem tong si ano. Oo, parang ano to ah. Dota 1 tong build na to sa Morphling ah. Todo agility, boys. Oo, todo waveform. Rekta EB. Tapos magbabutterfly kagad. Wala nang manta-manta eh. Wala nang manta-manta Lincoln ngayon, no? Grabe naman. Defensive item lamang sila eh. Pero pag mamaya, pag nagkamali siya ng post 2-1 dyan, mabibigyan yan. Ito, dapat patayin ulit nila ito si Yapsor. Ang dami rin kasing play na ginagawa rito na ito si Yapsor. Kanina pa siya nag-set up ng mga kills. Yun nga, yung sa mid lane kanina, dalawang support lang sila, napatay pa nila si Moon. Pero, op, ice. Pwede, nakita kita kanina, may kasama kang bakla. Sus, bida-bida. Fake news, ano kaya yun? Hindi, marami na talagang fake news ngayon. Wala naman dating yung mga biro mo. Uh-oh, yung stun. Boom, magkukunik yan. Kukunikta, makakapatay pa nga. Pero tignan natin dito. Dinipusal bait. Mahirap na. Papakatakas ba rito? Hindi, makakatakas. Duduran niya yan. Pero pumapatay na lang siya ng support dito. Support. No?
pinapatay niya, tapos exchange yung buhay niya, mga sir. And binibigyan rin niya na agility itong Slark 8. Ano na to? Permanent agility para kay Matumba man. Oh, taas niyan. Kita niya na naman yung ay, syempre, Slark yan. Alam nila kung saan ang wards eh. Yan, oh, ayan, tago siya sa puno. Alam niyang nandun. Uh-oh. Syempre, kung anong pag nandun. Yun yung lakas ng ano eh. Yan ang lakas ng Slark. Kaya mong kontrolin yung inyong mapa. Makikita mo kung nasaan may wards oh. Yung kalaban nyo. Mm-hmm. Pero ang next series natin, ito yung matinding bakbakan ng TI3 Grand Finals. Navi versus okay, Alliance. Nahabol dito yung Gyrocopter. Gyrocopter, dito pa rin naman siya nahuli sa farm. Parehas pa rin. Ayan na. Going for Aghanim Scepter na siya, which is yung next item na kailangan niya in order to dish out a lot of damage. At wala rekta-rekta na rin sa tanik na yung susunod. Oo, yan naman talaga yung standard build para dito sa para Gyrocopter. Para pwedeng mamarap, no? Kaso naka-butterfly. Suntukan lang talaga mamaya sila dyan. Magiging problema na lang talaga niya, maiibi siya na. Hindi, maganda, mahuli ni Jardel ng Winter Curse yung ano. Yun, oo, may minus yo, one. Katabi ng Morphling para maburagad. Masakit naman yung damage niya, eh. Diba? Oy, times 8 na adds pa ba ito? Boss alo, Kuya D? Time shake pa to? Hindi ko alam. Baka live ads yung sinasabi niya. Ah, baka live ads nga yan. Ayan, naghihintay lang. Oy, oy. Kinukuha yung shrine. So, tignan natin. Kukunin din panatik yung kabila. Pwede niya rin kunin ulit yan, di ba? Oo. Pero mga ano pa yan? Barong DJ. Drums inuna niya. Hindi siya. Feeling ko dapat ginawa niya. Kumuha agad siya ng ano eh. Oh. Nung blink dagger eh. Kasi yun lang yung parang isa sa mga win condition nila, yung blink kirino eh. Wala, ayaw niya lang ma-one hit combo na itong Morphling na ma-EB shot dyan kagad. Pero 23 Savage, konti na lang para sa kanyang Aghanim's. Aghanim Scepter, ano kulang niya? Ay, ito na lang, point booster na lang. So, maganda yung susunod sa Tanik. Pero yan, ano, tama. Kailangan niya ng MKB rin dyan. Oo, MKB rin. Kasi, alam, nakita niya na to, siyempre, itong Butterfly, itong Morphling. Sa Tanik din yung next item nung Morphling. Okay. So, tignan natin. Ito yung Power Spike, Aghanim Scepter. Up. Ay, nakita rito si DJ. Paano nakahuli si Kabarong DJ? Oo nga, hindi ko na rin alam. Ay, pero hindi, pwede ito. So, zone outin lang ni Aito. So, zone outin lang ni Aito. Boom. Tamang hookshot lang sa gitli ito. Ow! Tumalun, no? O, namatay, o. Ay, teka lang, ata, Sir Chip, na palaban, inuuna si Jobs, Delicious. Aroy! At ayata kagad si Jobs. Buyback, coming in, here comes the teleportation. Ages pa yan. May ages pa yan. Pero hindi naman nag-BKB yung ano. Oy! Pwede naman pala! Upos naman pala eh! Lalaban! Upos naman pala eh! Napalaban nga! Napalaban! Pero hindi, maubos din tayo doon. Oo. Nangyari. 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 May Aegis lang yun ha. Wipe out sana yun! Oo. Kung walang Aegis at Immortal. Ito lang din na buhay ron. Ito nga si Morphling. Pero ano nangyari kasi doon? Naunahan ito si Winter Wyvern. Isang shotgun pa rin siya ng Morphling. Oo. Hindi. Kung may Blink Dagger si Kabarong DJ, that could, kung nagamit niya yung ultimation niya ron. Ito na nga. Next item niya na yung Blink Dagger. Pero ito sa replay natin, maunahan si DJ dyan eh. Di din natin alam paano nakita ro si DJ sa may gilid. Nagamitan ng Spider Sense eh. Ayaw damputin yung ano, no, yung bounty. Ayan si DJ. Pak! Pinatay kagad siya sa may likod. Nag-BKB ba siya? No? Hindi, ay, dyan pa lang pala nag-BKB na siya. Dyan pala nag-BKB na siya. Maubusan siya rin yata. Oh, pero palaban itong si 23 Rabbit. Sama siya dito sa gira. Kung ako dito kay 23 Rabbit, sama. Oh. Gumalag, mga ganyan mga pasokan. Ang ganda rin, clutch palak, din yung tele. Yan, clutch din yung TP. TP heal, napaka-clutch. Eh, fountain yun nag-heal eh. Oo. Diba galing sa TP yun? Fountain yun. Saka maganda rin, itong si Jobs, hindi rin siya nag-atubiling mag-buyback kagad para natulungan ito si 23. Tama yun, kasi yun yung win condition nila rito. Eh, di ko lang alam ha, kung nakapag-apply ba ng si Ice doon ng Bessel niya. Pero hindi naman malaki kalamangan ha. Oo, yung problema lang nila yung Morphling talaga hindi nila mapigilan. 9-0-2 para dito kay Nisha. Hindi pa namamatay sa larungan na to. And I think kailangan mag-smoke nila rito kasi may Winter Wyvern ulti pa naman. Ay na, malapit na si Kabarong DJD. Winter Wyvern ako, naniniwala ako. Si Winter Wyvern ng susi sa tagumpay dito. Yan. Isang one hit, may yung matatabihan ng Morphling at saka Slark. Kahit sino, kahit si Underdog, patay dyan. Yung kawaway, dalawang support dito nito. Grimstroke, meron siya rito ng Glimmer. Then going for 4-stop. Yapsor naman, Glimmer din, 4-stop. Oo, walang ano siya rito, no? Wala si mga 4-stoppers sila eh. Wala silang dagger. Usually, Yapisor, dagger yun eh. Mm-hmm. Boss, alo, penging used jersey mo. Nako. Per ano kasi yan eh, per season, iba-iba yung jersey namin eh. Hindi ko pwede pamigay. Hindi yung isa nga. Nako, ano na item ni Ait?
Night Titan. Ay, size going for Aghanim's. Ah, okay. Reset na kanya. Nakaka-farm na rin siya, nakaka-farm na rin siya. Pang-reset Vanguard, eh, nilang naka-Vanguard na. So pwede na lang i-Crimson Guard yung magiging target doon. Uy, pero mahuli nila to. Pwede nila mahuli to. Oy. 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 Op, op. Nakita ka agad dito. Teka lang, nakaturbo yan. Oy. Pwede siya rito mahuli. Ay, naku. Oy, lang. Hindi tumama yung ano. Masyadong maaga yung kanyang. Oy. Pero ang ganda nito, ha? Titan Silver. Meron siya. Morphling meron din yan. So, BKB, next item na lang Morphling. Eh, wala. Kailangan eh. Kailangan para di sila makontrol eh. Oops, 23 Savage. Nagkaroon na rin ng kabayan nung naubos sila. Nagkasabi sa, swerte lang tayo dun. Nagkaroon tayo ng Aegis. Mm-hmm. Kaya pa talaga silang ubusin. Ang ganda nung ano rito ah. Mga neutral item dito sa may Gyrocopter. Titan Silver tsaka Paladin Sword. Para siyang may mini ano na dito. Satanic. Plus, Satanic kasi status assistance nito. Tapos meron siyang lifesteal. Eh pag nabuo pa yung Satanic mismo. Oo, yun. Pero hindi na rin ganun ka-aggressive yung ano rito. Piling ko di ma-realize sa secret kung gaano kalaki kalamangan nila at the moment. Mahirap eh. Pag isang nagkamali lang sila, may pang-counter din kasi itong Fnatic. Meron silang Winter Wyvern eh. Pero pinupush yung top lane dito. Kakaiba ah. Imbis sila nagdidip, nagpupush yung ano rito ah. Underlord. Going for Crimson Guard. Pero Nisha. Ah, si Matumbaman. Hinihintay lang yung racket dito ni ano. Ito maganda ginagawa ng Fnatic. Kontrolado nila gubat ng kabila. Oo. Plus, syempre, nandito yung Ancient eh. So, di kaso yung Roshan nasa kabila. Yun lang. Kailangan nilang, syempre, timingan din itong Roshan. Sisilipin ng secret. Lalabas ba? Hindi. Wala 14 pa. Seconds. So, hindi nila muna makikita yung objective na yan. Ayan. Alam din ng Team Secret na nandun sila sa bay bottom. So, nag-aabang naman sila sa kabilang panig ng mapa natin. Barong DJ, tignan natin dito. Ah, ito. Tignan natin kung may mahuhuli sila. Underlord ang pwede nilang mahuli rito. Pero magpapakita ang Gyrocopter dito. Gyrocopter, sir, under the cover of smoke. Tignan natin, heading towards si Roshan. Buhay na Roshan dito. Start andito. Uy, double damage. Double damage, perfect. Time to fight. Uy! Here comes a hookshot. Hookshot, makakahuli ng isa. Baby start dyan. Tignan natin ano mangyayari rito. Tinamahan ng hapong dyan. Block! Kabim! Kabim! Punit ang brim! Winter Gas muna! Patayin mo yan! Thunderlord na yan! Crisip, Crisi! Mamang Crisi! Pero tatakas ba? Tatakas! Mamba out! Gumamit ng Mamba! Napabuyback pa nga bigla yung mga tropa pips natin. Ako, from Team Secret. Dondoy! Okay. Pero ang ganda engagement. Saktong-sakto. Kumbaga, para sabi ni Gabin, o gusto nyo manalo sa clash na to, bigyan kita ng DD. 23 sabing. Saktong-sakto yung double damage. Binigyan ng double damage rune nga do. Ay, ang ganda nung pagkakataon na yun. Yung baby slark, tinamaan ng hookshot kasi ni Ait eh. Wala ito maganda dyan eh. Hookshot ni Ait, tapos nagkabarubalan dito. Ayun no, si baby slark naka-ultimate yan, diba? Anyari? Hindi niya na-anticipate yung ano, hotdog. Tinamaan siya ng hotdog. Ito namang isa, tinira-tira yung sariling kampi, sabay nag-BKB palaban. Binura lang niya. Pero alam mo ha, may mga magagandang diskarte sa ganyan. Piling ko, Blade Mail is the key. Ang maganda lang dito sa Fnatic, may pang-scout sila ng pit. Meron silang Clacky na napalaban na. At tignan natin, wala lang silang Winter Curse, pero alam nilang nandito yan. Here comes the smoke. Fnatic, ito na masasabi natin dyan. Let's go! Ang pinakamaganda ron, saktong-sakto na buhay din si Jabs, kaya nila mag-contact. Kaya ang ano yung may hookshot, ang hirap kalaban yan! Nako, ang strike! Ang hirap kalaban yan, pre! Ang hirap kalaban sa loob ng pit! Winter Curse! Patay ka di ha! Timeback yun daw! It's all over! Sana ho! Mapalaban! Kaso nabuhay pa! Nagkabarubala dito pero dati sa Alba sa talinga! Sa may hookshot sa gitna! Napalaban! Patay ang support! Pero lalaban naman! BKB has been bumped! Morphling napalaban sa gitna! Asan ang lesh lang? There's the hold! That's the Aegis down! Aegis pa lang pala yun! OM to the G! Kayang lumaban dun eh! Aegis na pala! Aegis lang na naman. Doon na naman nabuhay si Nisha. Nabuhay na naman sa Aegis. Abos na naman sana sila Dondong. Pero grabe naman yung Slark. Isipin mo, pinatay siya ng kakampi niyang support. Normal-normal siya ni Dondong. Slark, pinatay ng support? Diyan mo masasabi na dapat hindi ko kinuha yung plus damage.
nitong si Hayab, sir. Tripla 60, doon na matay yun, malamang. Doon na matay yun. Tripla 60 na matay yun. Saktong-sakto lang eh. Huling-huli siya doon eh. Tansyado ni DJ. Wala pa naman siya, buyback crucial yun. Mm-hmm. Pero kung pinakamaganda scenario ron, kung nahuhok siya ni Ice, nakuha niya yung, naharangan yung AGs, it's all over. Oo, nadampot pa rin itong si Morbling. Nasa kanya rin yung ano rito ha, cheese ha. Cheese, kumbaga lahat, nasa kanya na eh. Wala na eh, siya nabubuhat dito eh. Meron pa tayong isang class ngayon. Kasi mabuhay itong clockwork sila, yung strike nila, mag-aano pa lang ito eh. Mag-aano yung strike nila, kumbaga, wala pa lang. Baga, ano na nga rin, anong gyro? Easy lang muna yun eh. Naku, hindi pa pala buo yung satanic. Wala lang, ano lang yun. Para, ito lang yun, oh. Rapid, yung paladin sword lang yun. Ito na, grabe ito na. Mag-lifesteal. Oo, oh! Oo, oh, oo. Oh, oh. Ay, may nahuli ata. Ay, hindi nila nahuli dun, dog. Di kaso na. Hindi, nakita nila paparating na yung buong barangay Tibay dun. Oo, oh, ito yung Morphling. Gusto niyang gumaw. Mamimitas na naman yan. Pero ayan, buhay na yung Slark. So, out na lang muna sila dito. Mamba out muna. Satanic completed para di sa may Gyro Captain. Alpha Satanic is now up. Tignan mo naman yung susunod na item. Divine Rapira ang susunod na item. The most explosive item. The make or break item para dito sa Fnatic. At classic itong napapanood natin. Game number 1 pa lang ng potential best of 3 series. Pangbungad pa lang to. Una pa lang ngayong araw to, guys. And yung matatalo rito, kakalabanan TNC lang kaya, naman. Kaya bawal matalo ano rito, Fnatic. Bawal magkaroon ng kudeta. Kasi ng tutukan ng magkatropa. Mahirap pumanik kung sino ron. And syempre, gugustuhin mong... Ito, huli to. Huli to. Hookshot si Balbon. Pero dumating yung teammate nila rito. Nagkatulakan. Ito na. Pwede na mahuli. BKB. Takto habang may lupa. Meron ba silang mapapatay dito? Nagkakabakan lang. Pumoposition lang. Pero si DJ nasa Gedli ha. Nasa Gedli lang si DJ dito. Tignan natin kung may weakness. Hindi. Takto. Mamba out. Oh, Glimmer Gabe. Ay, Mamba Licious. Maka ninja out silang lahat doon. Sakto. Naka ninja out ang Fnatic. Kitang-kita natin. Nakakapag-disengage sila ng isang malupit, isang mabilis at mukhang makakatakas naman lahat ng miyembro nila rito. Natamaan kasi hindi nagamit ang mga ultimate. Binait lang yung slack. Oh, pero yung hookshot kasi ng clockwork tumama sa creeps eh, no? Hindi tumama dito sa may slack. Kung tinamaan yung slack doon, wasak na lang. Makukulong siya sa loob noon. Oh, grabe naman ninjutsu ka na rin. Oo, ninja na rin ito si Moon. Oo, ninja na nga rin. Pero dahil nga naka-BKB na yung Leshrac at saka yung Gyrocopter, medyo matatagalan yung Morphling to burst down. Ang pwede niyang unahin, yung mga support dito. Pero Moon, despite losing sa mid lane, nakakahabol na dito, Kuya Lo. Oo, yun ang maganda kay Moon ngayon. Hindi na siya yung, dati kasi para siya yung bumubuhat eh. Kailangan marami siyang item, mga Templar Assassin na dumadamage. Pero ngayon, all in sila kay 23 Savage. Ikaw mag-physical dyan, ikaw magbuhat dyan. Ako gagawa ng space sa'yo. Ice, Kuya Lo. Aghanim Scepter na. So, panibagong prowess para dito sa side ng Fnatic in terms of initiating. Ano bang bigay ng Aghanim Scepter ngayon? Ay, yung Aghanim Scepter.